Maka tropa, hukum tangan natin ngayon. Nakikita niya yung mga isda, yung tawan. Maliliit man, pangkain din. Sabi nga, ang baang batas, huwag uliin yung maliliit. Pero, wala yan. Tingnan niyo po, tingnan niyo yung gagawin. Tingnan niyo po. Po, tingnan natin yan. Lahin niya ngayon. Yun. Nakahuli po ng tawag dito. Yung ginagawan tuyo. Tamban. Maliliit. Maliliit man. Malalaki na rin yan pagdating sa tiyan. Ano pala to? Yung tawag dito. Ha? Banak. Sinusakwan. Talagang ang banak Nungulutang, lumalaway sila talagang malapit nang ninginain sila. Sa ibang bansa nga po, lalo na sa Ireland, nakakita na ako ng banak na kasing laki ng hita ko. Kasing taba siya ng hita ko. Ang panghuli namin sa kanila, alambre na pinagdikit-dikit. Ayun po, kita ninyo kung anong arte. Ayan. Tumakbo ko siya ulit po. Titignan natin. Nahuhuli siya. Nakakahuli yan. Para tayo nakikipag-taguan sa isda. Yung po mga isda na yun ay masarap sa paksil. Ayun. Ano niyo? Ang isang sinasabi kong bukas na kaalaman sa karagatan na ito po. Kung papansinin ninyo, ito po, makikita ninyo, malalaki ang rolling o tinatawag na break na kuha ng alon. Ang breaking, nababasag siya, malalaki po. Ang ibig ko sabihin yan, mababaw itong lugar na to. Pero kung titignan ninyo, pagkatapos ng mga ilang metro dito sa rolling, ay tahimik. Malalim na po yan. Kaya yan po ang isang palatandaan ng magdaragat na nakakaintindi kung ano ang dagat sa kumbaga yan. Yan po, dito po mababaw pa. Kaya nakikita ninyo ang breaking, ang pagsabog ng mga alon.
ang pagulong niya. Po, kitang-kita. Ano ito po. Subalit paglagpas niyo po diyan, kung saan nagsisimula, tingnan niyo po mabuti, pansinin niyo, ayan, nabubuo ang kanyang pagulong o Rollins. Nabubuo siya. Ibig pong sabihin nga, galing siya sa malalim, siya ay papunta na sa bababaw. Kaya isang palatandaan niya ng mga magdaragat na hindi ko maintindihan sa ngayon, kung yung mga nagnanais talagang pumunta sa dagat o mga magsibang o mga seaman na ngayon ay naiintindihan ito. Ito po ay isang paraan na kahit wala kayong nakikitang lugar na palatandaan sa isang dagat, malalaman ninyo kung saan mababaw at kung saan malalim. Yan po. Babalikan po natin si Katilog. Ayun ang kanyang pangungulian ng isda. Matapos kong ipaalam sa inyo, tingnan nyo mabuti. Yan po, yan ang kabuuan, ha. Yan po nabubuo ang pag-ikot ng alon o rollings patungo sa mababaw na lugar. Kaya pag nakita ninyo yan, mga magdaragat na bago, alam nyo na kung ano gagawin nyo. Iiwasan natin yan. Lalayuan natin. At least, alam ninyo, dahil malalaman ninyo sa kalkulasyon, gaano ang layo na dapat ninyong gawin. Alam ninyo kung gaano kalaki ang inyong dalang-dalang barko o sasakyan pandagat. Kaya alam din ninyo kung gaano ilalayo nyo sa kanya. Pero tandaan lagi, pag nakakita lang kayo ng ganyan, umiwas na kayo. Umiwas na. Nakikita ninyo mabuti ang kanyang rolling. Si Katinog, akala natin ay tumatapak sa tubig. Nasa ibabaw siya ng tubig. Ito, gabang na naman ang mga ingisda. Sa pangingisda po, talagang totoong-totoo ang kasabihan na ang pinakamahabang pasensya ay nasa mga mangingisda. Yan, kitang-kita nyo, nag-aabang siya nang makita ang awan o karamihan o grupo ng mga isda. Dalawa ang purpose ko kung bakit ko kinunan ito, upang ipakita sa inyo ang isang bagay na paraan ng panghuhuli ng isda na sa ngayon ay bihira na rin ang nakakaalam. Lalo na nga sa baka magdarakap, sila ang karamihan ngayon, lalo na sa atin na mga baguhan, ang naangalam nila ay ang paggamit lamang ng satellite o GPS. Subalit lahat po yan ay mayroong koreksyon. Ang GPS po ay hindi rin eksakto niyang naitatama ang posisyon. Kung babasahin nila ang bawat instruction book ng GPS, malalaman nila na sa fixed position nito ay merong ilang metro na talagang koreksyon o dapat malaman, kasi po lahat yan nakadepende sa kalagayan ng panahon, sa kalagayan ng signal. Ayan po si Katinog, naghihintay ng isda. Darating kaya ang isda? Opo. Ang karagatan ay ginawa ng Diyos para sa atin, subalit kailangan nating pangalagaan. Dito ko na po tinatapos. Dahil si Katinog, umuwi na rin, no? Naglakad na, pakuwi na. Alam nila kung kailan sila makakauli o kailan natatapos ang kanilang pag-usapan. So po, sana nakatulong ako ng konti. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.